Ugnay ng nangyaring barilan umano ng mga pulis at mga miyembro daw ng robbery hold-up group sa Cavite. Makakausap natin si Police Senior Superintendent Jose Esquivel, ang direktor ng Cavite Provincial Police. Magandang hapon po, Colonel. Apo, magandang hapon po. Colonel, ang sinasabi ng mga kaanak, ito daw ay rub out. Ano po ang inyong reaction doon? Ang masasabi ko po ay nagkaroon po kami ng report na mayroon pong pagnanakawan na hardware at with that, nag-establish po ng mga dragnet operation ng aking mga kapulisan sa pamumuno po ng silang PNP at saka SWAT. E dun po sa checkpoint na ginawa, nung dumaan po sa checkpoint itong grupo, pinaputokan po agad yung ating police, kaya po ang napersa po ang ating police na mag-return fire. Yan po ang pagkakaulat sa atin at I believe na ito po ay legitimate operation. Bunsod na rin po ng pag-identify kung katatapos lang nilang hold up in last May 21, 30 days in national, si Johnny Singh ay hold up ng isa rin sa namatay kasama na positively identified. As a matter of fact, yung motor na gamit-gamit nila ay motor yun ni Johnny Singh. Colonel, sa madaling sabi, ito ho ba ay sinusubaybayan nyo ng grupo o na-chansahan lamang sa checkpoint at nanlaban kaya nauwi sa inkwentro? Makukonsider natin newly identified group kasi meron din naman po tayong dinatawag na provincial anti-robbery task group. Bunsod na rin ho ng pagtaas ng istatistiko sa motorcycle riding criminal towards the end of the first quarter at na-intensify sila ng operation nila na itong second quarter. As a matter of fact, yung isang malaking kumpanya ng sigarilyo, almost 1.2 million yung nanakaw sa kanila at 8 incidents. Tapos yung ito naman, more or less, 6 to 8 incidents, mga isang million. Nagkasunod-sunod na po yung activity nito kasi ang pagkaka-report po sa akin, ito yung nag-start po nung bang nakamukul sa agawin nila yung cellphone. Hanggang hindi sila napapansin, ang ginawa nilang target ay yung mga kahinti na ng mga nag-merchandiser. At ang bandang huli, may nakapay. Yung sinuol, hindi na nakuha. With this, talagang ang alarmado dito sa mga motorcycle riding criminal. Kaya... Okay. Maraming salamat po sa inyo, ha, Senior Superintendent Jose Esquivel.